Hello, mga mamshi. Isang magandang umaga na naman ulit. Ngayon gagawa na naman tayo ng imarag laham. Pero yung imarag natin, hindi po natin lalagyan ng okra. Iba po yung ilalagay natin. Yung ilalagay po natin ay ito. Ito yung tinatawag nila dito na jamzi. Ito ay pitong klase ng mga dahon-dahon na pinino ko at saka hinulma ko ng ganito at nilagay sa freezer para anytime na gagawa po ako ng imarag jamzi, meron na po ako makukuha, ready na po siya. Pitong klase po to na mga dahon-dahon. Yung kung sa atin makikita doon sa atin mga yung mga kinakain ng kambing, ito makakain pala dito. Ito siya, pitong klaseng dahon to na pininong-pinino. At saka, meron din ako dito in-stack na tama ng kamatis. Ito po ay binlend ko. Kasi si Lola kasi, pag bumibili ng kamatis, maramihan. Kaya yung ginagawa ko, biniblend ko sila at saka nilalagay sa freezer para anytime na gagamit ako ng kamatis, meron na akong makukuha at ibababad ko na lang sa tubig. Yan. So, ang menu po natin ngayon ay imarag jamzi. Papakita ko po sa inyo paano gumawa. Ito, lilinisan natin. Tatanggalin natin yung mga sibo-sibo. Yan. Hihiwain natin yan ng hindi naman yung maliliit, yung tamang-tama lang. So, babalikan ko kayo. Stay! Ito na po yung laham natin. Hintayin natin na nawala yung tubig. Tubig niya yan. Kailangan nating ganitohin natin siya para mawala yung lansa. So, hintayin natin na mawala yung tubig at mag-produce siya ng mantika. At dito naman, ito yung pinakita ko sa inyo kanina. Yung pitong klase ng dahon-dahon. Yan. Ganyanin muna natin siya. Tapos pag wala na siyang tubig, lagyan natin siya ng tubig para parang i-anuhin natin siya, ipa-brown. Ayan. Ano to? Itong klaseng dahon. Kaya sila kahit mataba sila dito, hindi sila madaling magkasakit kasi more on vegetable sila. Yung amo ko more on vegetable. Tapos dito naman, naglaga ako ng beans. Ilalagay natin yan doon sa laham mamaya. Ito yung mga ingredients natin. Bawang, sibuyas, lemon, dried lemon na itim, at saka sili, turmeric, at mixed seasoning, dalawang tomato paste. Yan. Dalawang tomato paste. At saka yung binabad ko na kamatis na binlen ko. Gaya nito, sana siyang tubig, lagyan natin ng konting tubig. Noon guys, hindi talaga ako makain ito kasi parang parang pag naluto siya, para siyang mura siya Bisaya tabi. Mura siya ka ng tais sa gabaw nga na ulanan. Pero nung ako na ang nagluto at saka natikman ko, masarap naman siya. At saka good for your health. Kasi maraming mga beneficiary na makukuha. Alkalain mo doon sa atin, pagkain lang ng kambing. Tapos dito, favorite nila. Mm-hmm.
mga OFW dyan na nagtatrabaho dito sa Middle East, alam nila kung luto na to. Marag Shamsi. Yan, lulutuin muna natin yan. Saka natin ilalagay doon sa lahat. Ito. Atlas siya. Tignan mo, ubos yung tubig niya. Ayan na po. Mga mamsi. Handa na po yung tubig. At saka nag-produce na siya ng mantika. Oh, medyo brown-brown na siya. So, wala na yung lansa. Lagyan natin ngayon ng konting mantika. Ayan. Saka natin ilalagay yung bawang at saka sibuyas. Yan na po. Ilagay ko na yung bawang at saka sibuyas. Ligitan muna natin siya. Papabrown natin yung bawang at saka sibuyas. Dami na siya. Damihan niyo po yung bawang para maalis yung lansa. Gisa-gisa. Ito. Tapos na dito. Ready na siya ilagay sa ano? Sa marag natin. Ayan. Mukulo na. Medyo brown-brown na yung sibuyas natin. Lagay na natin yung seasoning. Turmeric at saka mixed seasoning. Isa-isa. Natin. Ilalagay na natin yung tomato paste natin. Ayan, nilagay ko na yung tomato paste. Sigitan muna natin siya. Mix-mix. Ngayon, ilalagay na natin tong gulay na to. Naman natin mix.
Ngayon, ilalagay na naman natin yung yan siya. Ilalagay na natin yung binlend natin na kamatis. Yan po, ilalagay ko na yung binlend ko na kamatis na galing freezer. Yan. Pinan natin siya ng tubig. Mamaya na natin lagyan ng asin para madaling maluto yung laham. Kasi pag nilagyan mo ng asin ngayon, matagal maluto. Kain na ba kayo nito? O, diba? Anong sa inyo? Lalagay na natin yung sili at saka lemon. Ilalagay na natin itong sili at saka lemon. Lutuin natin yan sa mahinang apoy. Kikip natin ng isang oras saka natin lalagyan ng asin. Dapat tama-tama lang yung tubig niya kasi pag maraming tubig, pangit. Guys, yung beans na pinalambot natin, saka na natin yung ilagay pag okay na yung karne natin. So, lulutuin natin yan sa isang oras. Tapos, balikan natin at lalagyan ng asin at ilalagay natin yung beans na pinalambot natin. Kaya, see ya! Sa mga OFW nagtatrabaho sa gitnang silangan, alam nila to na pagkain. Yan. Pabalikan natin yan. Tut, tut, tut. Ayan, kumukulo na siya mga mamshi. Kaya, pahinaan na natin yung apoy. Lulutuin natin siya sa mahinaan na apoy. Pabalikan natin yan after 1 hour. After 1 hour. See ya! Ano na po, mga mamshi. Luto na siya. Ito yung laham. Ito po yung karne. Thank you for watching. Bye. God bless.